What is up mga boss? Good morning, good morning! Today is Sunday and magbe-breakfast ride kaming dalawa ni Mami. Yan, kaming dalawa lang ni Mami. Wala na kaming kasamang iba. And pupunta kami ngayon ng Lem Lunay breakfast ride. Grabe talaga yung daan dito mga boss. Tingnan nyo, 6 lanes ang highway. Napakaganda pa ng view. Ang gamit nating helmet ngayon is yung ating climb na helmet. Okay ba ang ating audio ngayon? Di ako sigurado. Hindi ko kasi na-try mga boss. Yan, kung makikita niya sa side mirror, yan ang ating gamit na helmet. Gusto ko kasi ito na helmet mga boss kasi naka-transition lens siya. Kung hindi nyo alam ano yung transition lens, yun yung kung mainit yung araw, panahon, husang nagdi-dim or nagda-darken yung visor ng helmet. And hindi naman siya issue sa gabi mga boss kasi na-try ko naman to during Boss Ironman. Ang feeling ko pag gamitin ko siya ng gabi, feeling ko naka-clear visor lang ako. So maganda, maganda na helmet. I-date natin si Mami ngayon mga boss kasi today is Sunday and magbe-breakfast ride lang tayo. Ito yung daan mga boss papunta sa airport ng Jensan. Yan, kung nakikita nyo sa right side, so yan na yung compound ng airport. Magsistraight kayo going to airport and dito tayo magle-left turn kasi pupunta tayo ng Lem Lunay. Gusto ko nga palang magpasalamat mga boss sa ating mga solid na mga subscribers as well as sa ating mga solid na mga viewers. Nakakahappy lang ano na ating YouTube channel ngayon is we're going 5,000 subscribers na. Grabe. At dahil sa inyo, kaya ako na-inspire pag gumawa ng video dahil yan sa ating mga solid na mga subscribers and mga viewers. Iyon, no? Ganda ng view dito mga boss. Wow, tingnan nyo ang view, napaka upland naman ito. May ride sana kami ngayon mga boss eh, pero sayang hindi natuloy. Pupunta sana kami ngayon ng Esperanza. Kasama sana natin ngayon ang ating mga classmates sa EMCRC. Kaya napagdesisyon na namin ni Mami na magbe-breakfast ride na lang kami sa Lem Lunay. And nandito na tayo mga boss sa Lem Lunay. Ayan, dito tayo sa Lem Lunay. Savannah.
Dad, oh, may transmission na 100. Pero in trans? 100. Consumable, no? Yes po, ma'am. Sa food or sa food? Ah, sa food. Sa food. 100 pesos in trans, consumable. Sa food and sa pool. Ayan na mga boss, ang order natin, pork longganisa, and kay mommy is fried bangus. Fried bangus, wow, na may toyo, mansi. Yan naman, kain ka na. Gusto mo tikman? Masarap. Sige daw, tikman ko na. Kaya pala. Kaya mas mahal. Kaya mo na kainin yung bangus. Ayan mga boss, shout out muna tayo sa kay Life and Nuts, Uncle Ron TV, and kay Benji Datoon, all from Pulumulok. Mga boss, shout out dyan sa inyo. And kay Papuch TV from Bukidnon, kay Elmer Vlog from Taguig, kay War J Mongi watching from Saudi. Wow, boss, ingat ka dyan lagi sa Saudi. Charles Jimbo Galvez, kay Boss Jemar Mejares Sagrado from Pugaan, Iligan City. Boss, shout out kay Roberto Malintoy from Tupi, and kay Jers 21 TV OFW. Shout out din natin si Boss Edmond Barcelona from Rizal, and kay Boss Joshua Allen Sakupaso, new subscriber from Ilocos Norte. Boss, shout out dyan sa'yo. And kay James and Junelle from Kidapawan City, kay Local Moto, and kay Jamar and Som from Malandag. Also kay Boss Raul Fuentes from Laguna, and kay Manuel Apon from Balut Island. Boss Manuel, kumusta ka na dyan sa Balut? Sabi, pag-isipan talaga. Ano lang? Ano? One, two. Sige daw eh. Kainin mo. Kainin ba? Alangan naman na kainin. Don't push. Ah! Yan mga boss, gear up na kami ni Mami. Mami, are you ready? Saan tayo? Ano gusto mo pala? Sige, paalis na kami ngayon ni Mami ng Lem Lunay, and dederecho kami ng Starbucks coffee. Let's go! Paalis na tayo ngayon ng Lem Lunay, mga boss, and dediretso tayo sa Starbucks kasi parang masarap mag-coffee. Dito ba kasi yung pamilya kong Apple? Ano? Kailan mo na? Tugi-tugi ka na yan, ha? Wow! Yun, no? Caramel macchiato. Chocolate chip cream. Ang kay Mami, guys.
Ayan mga boss, tapos na tayong magkape ni Mami. Ngayon, uwi na tayo sa bahay. Sarap talaga ng macchiato sa Starbucks mga boss. Maraming nagtatanong mga boss kung bakit daw yung mga big bike is dito pinapark sa labas ng Starbucks. Simple lang mga boss, kasi ang big bike is aside sa size niya, which is na ang laki-laki, mabigat din ang motor na to mga boss. So isipin nyo kung ang motor na to is doon nyo ipapark sa parking lot ng mga maliliit na mga motor. So mahihirapan tayong mag-maneuver ng ating motor. And hindi ko alam ba't dito sa Jensen, iba kasi yung mga tao dito kung ang mga big bike is pinapark sa parking ng mga four wheels, and doon sa ground floor, second floor, third floor and fourth floor is ibabash agad ang motor mga boss. Pero kung pupunta kayo sa ibang lugar like sa Manila or sa Cebu, normal lang sa kanila mga boss na yung mga big bike pinapark talaga sa parking ng mga four wheels. Alam nyo kasi mga boss, malaki ang difference nila sa weight and especially sa size ng motor. I hope mga boss may natutunan kayo kung bakit dito pinapark ang mga big bike sa labas ng Starbucks. Sige na mga boss, uwi na kami ni Mami. Hanggang dito na lang ang ating video mga boss. Comment naman kayo mga boss kung anong gusto nyong content natin next upload natin. Kung gusto ba ninyo ng mga travel videos, gusto ba ninyong ako lang mag-isa, gusto ba ninyong kasama si Mami, gusto ba ninyong about sa motor, comment lang kayo mga boss. And hanggang dito na lang guys. Bye bye.